Hello guys! Welcome back! Ito pa rin ang inyong teking teacher! Ay naku! Ang tagal ko pong hindi nakapag-vlog, as in ang dami ko pong gustong i-share, pero oras talaga ang kulang mga kaguro. Sa sobrang kabisihan siguro natin ngayon, siguro pati yung mga bahay natin na puno na ng mga modules. O kaya punong-puno na tambak na ng mga papel, yung table natin ng mga modules na o mga answer sheets na hindi pa natin na-check. Pero ganun pa man guys, I hope may time pa rin kayo na panoorin ang inyong teking teacher. Kasi sa araw na ito, i-share ko sa inyo yung experience ko at saka yung mismong file ng aking action research. So, dito nagkukulminate ngayon yung 1 year na journey ko sa action research at gusto kong ibahagi sa inyo yung paggawa. So I hope okay lang kayo dyan mga kaguro, na miss ko talaga kayo, lalo na yung mga subscribers natin na sobrang thoughtful mag-message sa akin. Sobrang thank you talaga na mo-motivate ninyo ako na gumawa ng bagong videos. Hindi ko maipapangako pero pipilitin kong makapag-upload ulit every now and then ng aking mga vlogs. So ngayon nga po, i-share ko na ang aking action research sa inyo. Sa wakas ay natapos na po ang lahat ng aking presentasyon para sa pananaliksik na to, at nasubmit ko na rin yung na-bookbind na final copy sa regional office. So hinihintay ko na lang yung parang document na ibibigay nila na ayun nga, meron na akong nagawang action research. So sundan po natin ang aking mga instructions para mabigyan ko po kayo ng complete copy ng aking natapos na pananaliksik. Pero bago yan, sa mga bago sa channel na to, sana i-click nyo na ang subscribe button para masundan ninyo. Sana i-click nyo na ang subscribe button para masundan ninyo ang Teking Teacher channel. At ito na nga, bago ko sabihin kung paano ninyo maa-avail ang buong copy ng aking action research, ipapakita ko muna ang kabuuan nito sa inyo. Kahit man ito ay nakasulat ng buo sa wikang Filipino, I hope mga kaguro, makakatulong pa rin ito sa inyo sa paggawa ng action research sa wikang Ingles. Kasi yung mga terminolohiya na ginamit dito ay na-translate din lang naman sa wikang Filipino. At actually, lahat naman ng aking mga citation ay nanggaling sa mga journals na Ingles, at ang mga ito ay trinanslate ko lang para buong-buo siya na Filipino, kasi yun po talaga ang prescribe kapag Filipino yung action research mo, o kaya naman araling panlipunan, o kaya ay edukasyon sa pagpapakatao. So kung ano yung medium of instruction, yun din na yung gusto ng DepEd na gamitin natin sa paggawa ng pananaliksik. Pero of course, kapag gusto mong i-publish yan sa mga international journals, kailangan mo siyang i-translate ulit sa wikang Ingles. So, medyo doble trabaho nga lang, pero sulit naman kapag nakagawa tayo ng pananaliksik sa wikang Filipino, dahil ito nga yung ating pambansang wika. Pero of course, ini-inspire ko rin yung mga automatic na English na yung medium, kasi agad-agad na kapag nabuo mo na tong completed action research mo, hindi mo na kailangan mag-translate, pwede mo nang i-apply ito sa mga publications para maipapublish mo na into article, at pwede mo na rin i-present sa iba't ibang international virtual conferences. Tulad ngayong pandemic, virtual na yung mga conferences. But of course, with the permission of the Department of Education. At ito nga guys, yung template ko, nilagyan ko ng watermark lang na do not copy, do not distribute. I hope hindi kayo ma-disturb dito, kasi naintindihan nyo naman yung reason kung bakit ko ginawa. So makikita ninyo dito ngayon yung template ko. Galing po ito sa aming division office, yung schools division of Cagayan. So magkakaiba po tayo ng header. So kailangan kunin po ninyo yung official na header ninyo, at yun yung gagamitin ninyo sa inyong pananaliksik. Kailangan din po nating tandaan na itong pinapakita ko po sa inyo ay completed na. So iba po yung proposal pa lang. So yung proposal pa lang, may mga yung bahagi niya hanggang sa metodolohiya lang. Ito kasi completed. So ito po dito sa abstract, pasensya po dahil hindi ko ito pwedeng ibahagi muna, kasi ito yung ginagamit nila kapag pinapublish nila ito dun sa aming journal ng division office. So ang laman lang po nito ay
parang 250 words lang kasi hindi pwedeng mag-exceed doon. Sinusunod naman natin sa abstract yung format na IMRAD. So, maikli lang po talaga yung abstract niya. Dito sa pasasalamat, inalis ko lang yung mga pangalan para confidential yung mga tao na binigyan ko ng pasasalamat sa pagtatapos ko ng aking pananaliksik. So, dumako naman tayo dito sa konteksto at makatwirang paliwanag. So, ito yung tinatawag nating rasyonale. So, papasadahan ko lang yung mga parts na to para magkaroon siguro tayo ng konting overview sa kung ano yung dapat lamanin ng ating action research. So, dito sa konteksto at makatwirang paliwanag, kailangan nating maipaliwanag mabuti kung ano yung paksa ng ating pananaliksik. So, tandaan natin na kapag action research, meron na po tayong underlying problem na identify na natin na mayroong problema dito sa aspect na to ng ating pagtuturo o kaya sa teaching learning process. Kaya natin naisipang gumawa ng isang pananaliksik para mabigyan ito ng solusyon. So, itong solusyon, ito na ngayon yung tinatawag nating intervention. So, kanina nakita ninyo yung pamagat ng aking pananaliksa ng mga mag-aaral sa Baitang 7 sa Filipino. So, kailangan maipaliwanag natin na talagang may problema dito sa kasanayan sa pagbasa o kaya yung reading skills talagang mababa. So, kailangan maipakita mo na may problema talaga sa reading skills ng mga bata. And then, kapag napatunayan mo na totoo nga na mayroong problema, so kailangan mo gumamit ng mga citations, mga journals. So actually, ang gusto ng DepEd ay gumamit tayo ng 5 years back na mga journals lamang. Pero, syempre kung talagang wala kang mahanap at kayang-kaya mo namang paliwanag kung bakit ito yung ginamit mong journal, ay tatanggapin naman nila. Ito naman, pag kasi libro yung pinagkuhanan natin ng mga impormasyon, ay pwede tayong gumamit ng mas older na year of publication. So, katulad nito 2008, ito naman 2015, ito naman 2017, ito ay 2018. And then, para nga mapatunayan natin yung underlying problem, kailangan natin ng mga baseline data. So, pwede tayong magsimula sa international, national, sa inyong province o kaya division. And then, kailangan natin ng patunay na mayroong problema sa school level. So, tatlo ang hinahanap sa atin na baseline data sa school level. So, dito sa, yun yung pinakamahalaga na hinahanap actually nila sa presentation ng proposal. Dito sa akin, ang ginamit ko ay yung resulta ng NAT. So, yun yung una. Ikalawa, yung pre-assessment sa reading ng mga bata. And then, ikatlo, yung diagnostic test ko sa mga grade 7 na mag-aaral sa Filipino. Actually, meron akong pang-apat, syempre, dun sa pagbigkas nila kapag nagpapabasa ako. And then, kapag may mga activities kami sa klase, sa asignaturang Filipino, nakikita ko yung problema sa kasanayan sa pagbasa. So, yun yung mga ginamit kong baseline data para mapatunayan ko na mayroon nga talagang problema. Saka ako pinaliwanag kung ano naman yung solusyon na iniisip ko para masolusyonan yung problema sa kasanayan sa pagbasa. So, nilagay ko na ngayon dito yung peer reading na tinawag ko ngang barkada sa pagbasa. Saka ako sinummarize dito kung ano nga ba yung dahilan kung bakit gusto kong magsaliksik tungkol sa barkada sa pagbasa. Then, tapos na yung aking rasyonale. So, hindi po kayo actually, kapag mahaba, pababawasan din nila. And then, sumunod na ngayon, pinaliwanag ko yung aking iminumungkahi. So, dito na pinaliwanag ko na yung aking iminungkahing innovation, intervention, at estratehiya. So, ito yung proposed intervention mo. So, dito, syempre, kailangan mo ng mga citation kung saan mo nga ibinatay
yung intervention. And then, ipaliwanag mo na kung paano ito isasagawa. So, medyo madugo yung part na to kasi kailangan mong patunayan na maganda talaga yung iniisip mong intervention. And then, ito rin yung isa sa pinakamahalaga, yung mga hakbangin or the steps on how you're going to implement the intervention. So, kailangan maipaliwanag mo rin na yung intervention mo ay unique. Paliwanag mo rin na yung intervention mo ay unique at meron kang ang linagay na kakaiba na maganda talaga dun sa napili mong intervention. So, kung dati na itong ginagamit, pwede mo pa rin namang saliksikin pero kailangan mo maglagay ng innovation, kumbaga, dun sa dati ng strategy, for instance. So, ano nga ba yung kakaiba dun sa intervention mo? So, yun yung hinahanap din nila. And then, kapag bago naman yung naisip mong intervention, kailangan mo ring patunayan na yung bagong kaisipan na pinopropose mo ay talagang papatok o kaya talagang makakatulong sa mga mag-aaral. So, yun yung part naman na proposed intervention. And then, of course, pumunta na tayo dito sa research questions. So, kailangan ayusin nating mabuting research questions. So, kailangan ayusin nating mabuting research questions natin. Mahalaga na maglagay tayo ng mga katanungan para sa ating mga descriptive questions at syempre yung mga inferential questions natin. And then, kailangan din na masukat natin yung effect size ng intervention para makita natin kung maliit lang or malaki yung epekto ng intervention dun sa ating mga mag-aaral pagkatapos ng pananaliksik. And then, dito naman tayo sa methods. Of course, dito sa metodolohiya or metodo ng action research, kailangan nating ipaliwanag kung paano natin pinili yung ating mga kalahok. So, tandaan na meron tayong purposive sampling, meron tayong stratified random sampling, at iba pa. So, huwag nating kakalimutan guys na kapag action research, ang gagamitin natin sa ating mga mag-aaral ay participant o kaya kalahok. So, hindi po sila respondents o kaya respondente. Kasi, action research po ito. Isa itong experimental study. So, dito ko naman pinaliwanag yung mga kalahok ng aking pag-aaral. So, ang tawag sa pananaliksik niya ito ay quasi-experimental. Meron itong experimental group at saka control group. Kapag naman isang group lang tayo, usually yung ginagamit natin ay pre-test and post-test design. So, meron tayong tinatawag na ganyan. And then, dito naman tos, dito natin ilalagay kung paano yung mga gagamitin nating mga pagsusulit. So, kailangan na quality assure yung mga pagsusulit na gagamitin natin. Kahit pabinatay natin sa dati ng pananaliksik yung pagsusulit na yon, kailangan pa rin na mapilot testing o kaya maipacheck sa mga master teacher para makita natin kung applicable yung pagsusulit na yan dun sa set of learners na meron tayo. So, kailangan mapa-QA din yung ating questions. And then, dito tayo sa plano sa pag-aanalisa ng datos. So, plan for data analysis. So, kailangan nating sabihin dito yung mga descriptive statistics na gagamitin natin. Siyempre, yung correlational statistics natin or yung mga inferential statistics na gagamitin natin. So, ito yung ginamit ko. Ito naman, mahalaga ito yung issue ethical or yung ethical issues. So, dapat particular tayo kung paano natin mahahandle ang confidentiality ng mga data na hahawakan natin.
lalo na yung privacy ng mga magiging kalahok, kailangan maingat tayo kasi meron tayong privacy law para sa mga bata. Kailangan din ng MOA sa napakahalaga ng katibayan ng kasunduan na pipirmahan ng magulang bago yung intervention mo. At kailangan maipaliwanag mo sa mag-aaral na siya ay kasali sa isang pananaliksik. So dapat talagang buo yung loob nila na sumali at hindi mo sila pinilit lang. And then, dito na tayo sa pagtalakay ng mga resulta ng pananaliksik at pagninilay. So, ito na ngayon yung results of the study and reflection. So, ilalagay na natin dito yung table. And then, so yan, kailangan natin gumawa ng mga inferences sa mga naging resulta ng mga pagsusulit na natin. So, dito ko pinaliwanag lahat yung mga nakuha kong data sa pretest at posttest. Yan po. So, pwede nating pasadahan ito kapag meron na po sa inyo yung kopya. So, pagkatapos, gumawa ako dito ng reflection. So, gumamit din ako ng citation tungkol dun sa mga nakita kong epekto ng barkada sa pagbasa. Ang aking naging conclusion, so napatunayan ko nga na mabisa sa paglinang sa kabuuang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Baitang 7 ang interbensyong barkada sa pagbasa. Kung magkakalapit nga lang po tayo, actually may mga nag-adapt na po ng barkada sa pagbasa. Pwede nyo rin sana itong i-adapt para sa utilization nito sa inyong mga lugar. So, very willing naman po ako na mag-share. So, nandito na po yung mga mungkahi o kaya yung recommendations. So, kailangan nating ipaliwanag kung paano makakatulong ito sa pamayanan natin, sa mga mag-aaral o sa kung ano yung dapat pang gawin para mas mapaunlad yung ating pananaliksik. And then, andito na yung plans for dissemination and utilization ng pananaliksik. Hindi ko na po nilagay yung buong detalye. Medyo mahaba-haba din po ito. And then, of course, yung ating references. So, hindi naman po kailang madami kang references. Nagkataon lang na sinipag ako maglagay ng references dahil marami akong citations. Kaya madami ito, pero hindi naman po kailangan na madami kayong references. Then, of course, nandito yung ulat pinansyal. So, tandaan natin na kapag under BERF kayo or yung Basic Education Research Fund ng regional office ninyo, meron po kayong makukuhang funding. So, ito po yung kailangan ninyong i-report pagkatapos naman ng inyong completed action research. Para free po kayo sa anumang financial issues. So, kailangan patunayan po natin yung mga expenditures natin. So, dito na po nagtatapos yung mga expenditures natin. So, dito na po nagtatapos yung sharing ko sa aking natapos na pananaliksik. So, don't worry guys, kasi share ko sa inyo ito maya-maya lamang. Ayan guys, nakita na ninyo ang nilalaman ng buong action research ko para mabigyan ko kayo ng kopya. So meron lang akong konting request. Gusto ko sanang panoorin ninyo yung aking presentasyon para naman makatulong din ito kung ihahanda na ninyo yung presentation ninyo kapag natapos na ninyo yung inyong pananaliksik. At pwede nyo ring basis ito sa paggawa ng presentation ninyo sa proposal. So, kapag proposal, hanggang methodology lang tayo. So, magandang buhay! Nagagalak akong ibahagi sa inyo ang aking natapos na action research na may pamagat na barkada sa pagbasa, paglinang sa kasanayan ng mga mag-aaral sa Baitang 7 sa Filipino. Ako po si Priscilla M. Licupa, isang guro mula sa Bawa National High School, Gonzaga East District. Ang pag-aaral na ito ay aking naisakatuparan sa tulong ng aking School Research Committee
na pinangungunahan ng aming punong guro na si Mr. Reynaldo P. Usigan at sa suporta ng aming Public Schools District Supervisor na si Mrs. Ellen Florita Bossi. Taos puso din akong nagpapasalamat sa mga taga-Division and Regional Research Committee. Ito ay isang pananaliksik sa ilalim ng Basic Education Research Fund Batch 5. Matagumpay kong naisakatuparan ito noong taong panoruan 2019-2020. Kung gayon, hayaan ninyo akong ibahagi ang kabuuan ng pananaliksik na ito at nawa ay maging daan upang mas mapalawak pa ang paggamit natin sa barkada sa pagbasa bilang intervensyon. Narito ang bahagi ng aking presentasyon. Makatwirang paliwanag o rasyonale, metodo, resulta, implikasyon, konklusyon at rekomendasyon, at pagpapalaganap at paggamit sa resulta ng pananaliksik. Puntahan natin ang makatwirang paliwanag. Ang paglinang sa kasanayan sa pagbasa ng isang mag-aaral ay katumbas ng paghahanda sa kanya sa lahat ng asignatura. Ang kasanayan sa pagbasa ay isang pinakamahalagang 21st century skill. Ngunit nakakalungkot isipin na sa lahat ng aksyon ng ating pamahalaan, lalo na ang kagawaran ng edukasyon, ay talamak pa rin ang problema sa kasanayan sa pagbasa na nakikit sa mababang resulta ng NAT o National Achievement Test at nakikitang problema sa mga diagnostic tests at obserbasyon ng mga guro. Mayroon din tayong Every Child a Reader program, ngunit hanggang ngayon ay marami pa rin sa ating mga mag-aaral ang nahihirapang bumigkas ng salita at umunawa ng tekstong nabasa. Kaya naman, tinutukan sa pag-aaral na ito ang pagpapaunlad sa mga salik sa pagbasa, nabilis sa pagbasa, pagbigkas ng salita at pag-unawa sa binasa. Narito ang mga katanungang sinagot sa pag-aaral na ito. Sa aking karanasan bilang guro ng wika at sa tulong ng mga nauna ng pag-aaral, nabuo ang interbensyong tinawag kong barkada sa pagbasa. Ito ay isang kolaboratibong pagdulog na nakaangkla sa zone of proximal development. Near-peer ang mga tutor at tutee. Nakapalibot rito ang intrinsic at extrinsic motivation dahil natututo sila sa magaang paraan kasama ng kanilang kapares na nagiging kaibigan nila kalaunan. At mayroong premyong na ibibigay sa mga masigasig na mga tutor at tutee. Mayroon itong apat na hakbangin, ang pagbabaliktanaw at pagbabahaginan, pagbasa at pagsagot, pangkatang bahaginan at pagsulat ng talaarawan. Sa proseso ng intervensyon, ito ang mga ginamit kong pocket chart, talaarawan at mga babasahing pang-intervensyon. At dahil nga sa pandemya, ang printed materials na mga ito ay mayroon na ring digital copy na siyang ipinapagamit ko ngayon sa mga gustong lumahok sa barkada sa pagbasa. Sa metodo naman, ang mga kalahok ay natukoy sa purposive sampling at sila nga ang mga 28 mag-aaral mula sa Baitang 7. Ang mga nasa grupong eksperimental ang ginamitan ko ng interbensyong barkada sa pagbasa. Sa paraan ng paglikom ng datos, ang mga kagamitan ay nanggaling sa PhilEARY 2018 tulad ng PhilEARY Graded Passages, Reading Miscues Inventory at iba pa upang masukat ang kahinaan at kalakasan ng mga mag-aaral sa tatlong salik sa pagbasa. Sa pag-aanalisa ng datos, ginamit ko ang mga descriptive statistics tulad ng percentage, mean, frequency count at standard deviation. Nagamit din ang independent samples of t-test at class delta. Sa isyung ethical, kinuha ko ang angkop na endorso ng mga awtoridad, ipinaliwanag ko sa mga magulang at kalahok ng pag-aaral ang tungkol sa isa sa katuparang barkada sa pagbasa at mananatiling kompidensyal ang lahat ng impormasyon ng mga kalahok sa pag-aaral. Angkop na citation at paglakip ng sanggunian ang aking ginawa.
Narito ang naging resulta ng pananaliksik. Kung ating titingnan ang unang talahanayan, mas bumilis ang pagbasa ng mga grupong eksperimental, ngunit nananatili ang dalawang pangkat sa antas na nangangailangan ng suporta. Kung dati ay nasa 50 at 51 ang nababasa nila kada minuto, ay naging 61 na ang grupong control at 78 naman sa experimental. Ibig sabihin, mas bumilis ang mga lumahok sa barkada sa pagbasa. Sa ikalawang talahanayan, makikita natin ang antas ng kasanayan sa pagdikas ng salita, decoding, word reading ng mga kalahok. Maling bigkas at pag-uulit ang kadalasang kamalian ng mga mag-aaral at malaki ang agwat ng pagbaba ng kamalian sa grupong experimental kumpara sa grupong control. Makikita din natin dito na nasa frustration ang dalawang pangkat bago pa ang pananaliksik ngunit umungat patungong instructional ang mga nasa experimental. Sa antas ng kasanayan sa pag-unawa sa binasa ng mga kalahok, makikita rin nating umangat ng husto ang mga nasa grupong eksperimental sa pag-unawa sa binasa ngunit nananatiling frustration ang mga nasa control. Kitang-kita rito na sa kabila ng pananatili ng mga kalahok sa control, sa level ng frustration, naging independent naman ang mga eksperimental sa antas literal at naging instructional sila sa paghihinuha at pagsusuri. Kaya naman, sa kabuuang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga kalahok batay sa panimula at panghuling pagsusulit, masasabing matagumpay ang intervensyon sa paglinang sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa grupong eksperimental. Kung nanatiling marami ang nasa frustration sa control, umangat naman ng husto ang mga eksperimental at karamihan pa sa kanila ay nakatuntong sa level ng independent. Kaya naman, sa mahalagang pagkakaiba o significant difference sa score ng mga kalahok, napatunayang nagagawang pataasin ng intervensyon ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa, partikular sa salik sa pagdikas ng salita at pag-unawa sa binasa sa antas ng literal, paghihinuha at pagsusuri. Ito na ngayon ang matibay na batayan ng ating konklusyon na epektibo nga ang barkada sa pagbasa. Katunayan, nakita rin sa pagsukat sa na malaki ang agwat ng mga score ng mga kalahok sa grupong eksperimental kung ikukumpara sa mga score ng mga kalahok sa control sa kabuuang kasanayan sa lahat ng mga nasukat na salik. Kaya naman bilang implikasyon, pinagtitibay ang resulta ng pag-aaral na ito ang mga nauna ng pananaliksik tungkol sa pagpapares. Malaki naman ang naging tulong ng magaang interaksyong sosyal sa pagpapaunlad ng pagbasa ng mga mag-aaral. Nakatulong din ng husto ang maayos na pagpapares ng dalawang mag-aaral habang sila ay nagbabasa at linilinang ang kanilang kasanayan sa pagbasa. Ngunit nakita rin na mas mabisa talaga ang time-repeated reading sa pagpapabilis sa pagbasa ayon sa mga pag-aaral. Kung gayon, bilang konklusyon, mabisa sa paglinang sa kabuuang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ang interbensyong barkada sa pagbasa. No, napaunlad ng interbensyon ang mga partikular na salik ng pagbasa, nabilis sa pagbasa, pagbigkas ng salita at pag-unawa sa binasa sa grupong eksperimental. Sa huli, bilang rekomendasyon, magamit sana sa pagpapaunlad sa kasanayan ng mga mag-aaral na mahina sa pagbasa ang interbensyong ito. Magkaroon ng iba pang pananaliksik sa pagpapaunlad sa bilis ng pagbasa. Magsagawa pa ng mga kapares na pananaliksik ngunit mailapat sa ibang populasyon, baitang, pangkat at iba pang salik ng interbensyon. Gumamit ng mga babasahing nakalapat sa teknolohiya para sa barkada sa pagbasa. Puntahan na natin ang pagpapalaganap at paggamit sa resulta ng pananaliksik. Sa kasalukuyan na ipalaganap ko na ito sa mga mag-aaral at magulang ng mga kalahok at mga kasamahan ko sa aming paaralan. Sa mga guro sa iba pang paaralan, partikular sa Ipil National High School at Kabirawan National High School. Sa LGU o Local Government Unit ng Gonzaga, partikular sa opisina ng Sanggunyang Bayan at sa aming barangay, Barangay Santa Maria, na dito rin sa Gonzaga, Cagayan.
sa social media sa aking Facebook account at sa isang website sa internet, ang guroako.net. At higit sa lahat, kasalukuyan ng pinaghahandaan ang paggamit ng barkada sa pagbasa sa dalawang paaralan, ang IPIL at Kabirawan National High School, sa mga mag-aaral nila sa kanilang feeder barangays. Kasalukuyan na rin na isasakatuparan ang proyektong Barkada sa Pagbasa sa Barangay Santa Maria. Nabanggit ko nga kaninang may digital copy na ang babasahing material sa Barkada sa Pagbasa, kaya napapanatili ang interes ng mga kalahok kahit hindi nababantayan ng guro ang kanilang pagbabasa. Hindi naman naaalis ang istriktong pagpapatupad ng mga minimum health standards sa lahat ng mga aktibidad patungkol sa pagpapalaganap at paggamit sa resulta ng pananaliksik na ito. Sa kabutihang palad, marami na rin ang nakibahagi at nagbigay ng kanilang suporta sa Barkada sa Pagbasa. Maraming salamat sa pagbibigay ng panahon para sa aking presentasyon. Nawa ay nakapagbigay ito ng karagdagang kaalaman sa inyong lahat. Patuloy po tayong magsaliksik at magtulungan upang maihanda natin ang ating mga kabataan sa laban ng buhay. Kagayaga number 1. Salamat kung hindi kayo nag-skip upang marating ang bahaging ito ng aking video. Kung nag-skip naman kayo, naiintindihan ko dahil alam kong busy tayo. At para maibigay ko ang file ng aking pananaliksik, ipapakita ko itong request letter at memorandum of agreement na kailangan po ninyong maisumite sa akin bago po kayo mabigyan ng kopya. Isa ito kasing protocol na dapat nating sundin upang mapangalagaan yung nilalaman ng isang pananaliksik. Lalo pat, hindi lang po ako yung nagmamay-ari nito, kundi kasama ko po ang kagawaran ng edukasyon sa pagmamay-ari ng pananaliksik na to. Maiiwasan din ang plagiarism at anumang hindi katanggap-tanggap na paggamit sa pananaliksik na ito gamit ang mga letter at saka yung MOA natin. So I hope kung nabigyan ko po kayo ng copy ay huwag nyo po itong ibibigay sa iba. Kasi kayo po yung nakimowa sa akin na hihiram ng kopya na to. Maaari ninyong makuha ang file na ito sa description ng aking video sa ibaba. So kapag pinapanood nyo ito, meron tayong pwedeng pindutin dyan sa baba para makita nyo yung description ng video. Pindutin lamang ninyo yung link at makukuha ninyo yung mga letter at saka MOA. Saka ninyo fill upan ito and then i-scan po natin o kaya kahit picturean nyo lang po, ipasa nyo sa aking email o kaya naman sa aking Facebook page na Teking Teacher. Pwede rin po kayong mag-comment sa baba kung meron po kayong katanungan kung paano ninyo makukuha yung copy na to. And then, of course, pwede nyong kontakin ako sa aking FB page ulit na Teking Teacher. Kailangan lang po talaga na pumirma kayo sa FB page ulit na Teking Teacher. Kailangan lang po talaga na pumirma kayo sa liham at saka sino man na nakakataas sa inyo, maaaring master teacher, department head o kaya ay punong guro bilang witness po na hinihiram ninyo yung copy ng research na ito mula sa akin. Free po ito na ibibigay ko sa inyo. I hope makatulong at ang favor lang po na hinihiling ko sa inyo ay pangalagaan po natin yung copy ng pananaliksik na ito dahil hindi po biro ang gumawa ng isang pananaliksik. Talagang pagpapaguran po natin.
at isi-share ko po sa inyo ito kasi kailangan po talaga na i-empower natin yung bawat isa nang sa gayon talaga mapaunlad natin yung ating departamento. Salamat sa panonood! Halina't magsaliksik tayo ng magandang paraan sa pagtuturo na SWAC sa New Normal School Year! Kaya nating lahat ang maging tech.